Bilang parte ng Subcommittee on Business and Livelihood Program ng TFBM, isa ang Community and Family Services International sa mga namigay ng pangkabuhayan showcase sa 232 IDPs. Sa ikalimang pagkakataon, muling ginanap ang kauyagan para sa mga IDP ng Marawi, kung saan ay muling dumagsa ang mga tulong mula sa iba't ibang ahensya at organisasyon. Isa ang CFSI sa mga namamahagi ng tulong para sa ating mga kapatid na minsan ay dinanas ang malagim na karanasang dulot ng maling ideolohiya. Ang CFSI ay isang humanitarian organization na nakabase at itinatag sa Pilipinas upang itaguyod ang kapayapaan at panlipunang pag-unlad na may partikular na interes sa pangangalaga ng psychosocial. Kabilang dito ang mga refugee, IDPs, mga nakaligtas sa mga sakuna at maging ang mahirap na kalagayan sa rehiyon ng Asia Pacific. Bilang isang non-profit na organisasyon, ang CFSI ay nakasalalay lamang sa pagpopondo at mga donasyon mula sa mga organisasyon at makapagbigay ng tulong kagaya ng sitwasyon ng Marawi City. Si Menchi Ampatua, 47 anyos, may 8 anak, nakasalukuyang nakatira sa East Caloocan, ay isa sa mga nakatanggap ng tulong mula sa CFSI. At dahil sa kanyang iningatan at pinagsikapang mapaunlad muli ang kanyang buhay, hindi nawalan ng pag-asang bumangon si Menchi. Ayon sa kanya, bago pa man ang Marawi siege, ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari ng grocery store sa Bangulo. Gumawa po ako ng paraan para magkaroon po ako ng puhunan. Kaya 1,000 lang po ang simula ko pong puhunan sa mga tempura, at saka yung mga itlog quick-quick, at saka yung chicken franks, at saka yung burger po. Hanggang siya lumaki po siya yung paninda ko. Nagpapasalamat po ako dahil malaki pong naitulong sa akin at nakakatulong din po sa aking pamilya na lumaki rin po yung paninda ko. Magtiyaga lang at konting tiis lang. Umasa lang tayo sa Panginoon. Lakas ng loob, tiwala sa Diyos at maging sa sarili, ang kasamang puhunan ni Menchi upang bumangon muli. Naway ituring si Menchi na isang magandang huwaran ng pagsisikap at tiyaga ng kanyang kapwa IDP. Para sa bayan, Sweet Lukman, Philippine Information Agency.